kontra ang gobernador ng Mindoro Oriental sa pagluluwag ng Puerto Galera para sa mga turista. Pero ang mga lokal na umaasa sa turismo, iginiit na kailangan ding isaalang-alang ang kabuhayan nila. Nasa frontline ng balitang yan live si Romel Lopez. Romel, marami na bang dumarating na turista dyan ngayon? Rabi, sa ngayon eh, kaunti pa rin lang naman yung mga turistang dumarayo nga rito sa Puerto Galera. Ganun pa man ay maya't maya ang pag-iikot at pagpapaalala ng mga otoridad dito sa mga turista nga na nandito na sumunod sa mga minimum health protocols, kabilang na dyan yung pag-iwas muna dun sa Public Display of Affection o PDA. Ang bar na ito sa White Beach sa Puerto Galera ang tanging nagbuka sa unang gabi ng mas maluwag na restriction para sa mga turista. Nasa 100 pa lang kasi ang mga dumating na bakasyonista kagabi. Kabilang dyan ang mag-asawang ito na dumayo agad sa galera ng alisin ang requirement na RT-PCR test para sa COVID-19. Tagal namin gusto pumunta dito eh. Kaso lang talaga, may swab pa nung una. Mas mahal pa sa itinerary namin ng babayaran. Nito ngang wala nang swab. Go agad, sabi namin din sa gateway travel na pinunta namin dito. Pagkagat ng liwanag, kitang-kita ang malinis na dagat na halos isang taon ding nagpahinga. We were here before the COVID time. Normally, ang ingay-ingay dito. Of course, yung mga garbage ng mga tourists na nakakalimutan nila dito sa beach. But now it's really, really completely different. Kasi makikita nyo sa background po, yung linaw ng tubig niya, yung beach niya, all around it's really clean. Maya't maya naman ang pag-iikot ng mga otoridad para magpaalala tungkol sa health protocol. Kasama na riyan ang pag-iwas muna sa public display of affection. Meron pa rin silang social distancing. At saka yung pinapatubad ngayon yung PDA, yung public sa sub-affection. Pero sina Mateo at kanyang girlfriend, dead ma sa utos. I think that there will always be some darker place where people will not really follow this law. Honestly, I do really think it would, you know, it would be much effective to stop the COVID. I do really think that's a measure that, you know, would save people. Umabot na sa higit 1,300 ang kabuuan COVID-19 cases sa Oriental Mindoro. 89 sa kanila, pawang mga dayo. Kaya si Governor Bonds Dolor kontra sa pagbubukas ng Puerto Galera na maluwag ang health requirement. Sa sulat kay Mayor Rocky Ilagan, sinabi ni Dolor na kailangan ipagpaliban muna ang pagpapapasok ng mga turista sa galera na walang negative RT-PCR result. Kailangan din daw ng dialogue kasama ang mga stakeholders. Pero mga hotel owners at maliliit na manggagawa, di approve dito. Napakahina naman natin kung hindi pa natin natutunan in one year ang mga dapat nating gawin para protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay at ang tao sa paligid natin. I think we're ready. Po kami pinagkakakitaan. Dito lang talaga kami. Paglilinaw naman ng alkalde ng Puerto Galera ang kabuhayan ng mga nasasakupan nito, ang kanilang sinaalang-alang. Rabi, sa ngayon niya, inaasahan natin na the soonest ay magkakaroon ng resolusyon o executive order itong probinsya ng Oriental Mindoro kung ipagpapatuloy ba o ipatitigil na yung mas maluwag na pagtanggap ng mga bisita dito nga sa Puerto. Yun nga lamang sinabi na sa atin ni Mayor Rocky Ilagan ng Puerto Galera na kung ipatitigil man ito ng gobernador ay hindi nila ito susundin at tanging IITF lamang ang makakapagpatigil sa kanila. Rafi? Maraming salamat, Romel Lopez. Para sa mga balitang dapat niyong malaman, tumutok lang sa Frontline Pilipinas, alas 6 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa TV5.